Hello guys, welcome sa another episode ng ating car review. Alam natin yung mga crossover section ngayon sa Pilipinas. Talagang very very saturated na. Daming option. No, tingin-tingin ka na sa paligid, makakita ka talaga ng mga crossover. Marami. Pero paano kapag yung budget mo limited lang, no? Pang sedan lang kumbaga. No. Kaya mo pa ba makakuha ng mga decent features ng isang crossover sa limited budget? O, tama-tama yung pag-uusapan natin sa ating car review episode. Ano yun? Ito yung MGZS Alpha 2021 model. Meron ba itong mga kinakailangan para masabi nating sulit na crossover? May bibigay kaya nito yung value for money ng pera mo kapag binili mo siya? Yan at iba pa ang sasagutin natin sa ating car review episode natin ngayon. So, no, ready na ba kayo guys? Tara, let's roll! Okay, let's talk about engine specs naman nito ng MGZS guys. No, ang kanyang engine na nakikita nyo ngayon ay ito ay 1.5 liters naturally aspirated 4-cylinder gasoline engine na paired sa 4-speed automatic transmission. So traditional automatic siya guys, hindi siya ginawang CVT. Kamusta yung power? Ang napoproduce niyang power ay 112 horsepower at 6,000 RPM. At kung tutuusin guys, higher yan sa competitors. Like sa Avanza, kahit sa Expander, mas mataas yung horsepower niya. No, kahit same sila mga 1.5 liter engine. Same thing sa torque. Ang napoproduce nitong torque ay 150 Newton meters at 4,500 RPM. Mas mataas din sa mga competitors niya. Drivetrain niya, front wheel drive kagaya ng iba. Kanyang steering ay electric power steering. Fuel tank capacity, 48 liters. Suspension niya, McPherson strut sa harap at torsion beam sa likod. Mamaya, kakamustahin natin yung performance niya. E, kamusta naman yung tech and safety features niya, guys? So, meron siyang front airbags at saka side curtain airbags, ABS with EBD, hill start assist, cornering brake control, electronic stability control, traction control system, ISOFIX tethers, at tire pressure monitoring system. So, yun lang, guys, para sa tech and safety features niya. Sa harapan niya guys, ano mapapansin nyo? Parang ano siya, may kinuha ng inspiration na isang car manufacturer. Ano yon? Yung Mazda. No, mukha talaga siyang Mazda CX-3 tsaka CX-5. No. Pero hindi naman doon totally 100% no, kamukha talaga. Una ko napansin sa kanya, yung kanyang malaking grill. No, malaking grill na may honeycomb at tsaka malaking MG na badging. No, MG na chrome. Pati yung surround paligid ng kanyang grills ay ano rin, ano? Chrome din. Yung kanyang headlight, although ka-shape talaga siya ng Mazda CX-3 or CX-5, ito ay projector type na halogen, signal light niya halogen. Pero meron siyang LED dyan na daytime running lights. Yung kanyang fog lamps ay ano rin, halogen type din, surrounded by chrome na plastic at saka yung black na faux skid plates niya sa harapan na nag-a-add ng sportiness sa kanya. So overall, no, masasabi natin sporty look na crossover, no? Hindi siya nagkamali ng inspiration na kinuhanan, which is yung Mazda. So kudos sa MG, no, kahit papaano nilagyan pa rin nila ng touch of MG kahit may inspired by other brands. So yun sa harapan niya guys. On the side naman niya guys, makikita nyo, no, tuloy-tuloy yung kanyang body shape, no, yung curves, curvature ng lines niya sa side panel yan, no? Kitang-kita niya tuloy-tuloy, which is nagpapakita ng continuity from harap papunta sa likod, guys. Sa taas, makikita nyo, meron siyang roof rail na may grayish silver accent na bagay naman sa blue color kasi sa bandang baba niya, sa mga window sill niya, no, meron naman siyang chrome accent pati sa kanyang, yan, no, sa kanyang windows. No, body colored din yung kanyang door handles at meron siyang side skirt na medyo maliit lang, nagbibigay ng sportiness pero hindi over, no, hindi OA. Bagay na bagay, saktong-sakto lang sa kanya. Kanyang side mirror pala guys ay body colored, tapos meron siyang LED na repeaters on the side. No, wala siyang camera dito. Yun lang. Power adjustable yung kanyang side mirror.
Ground clearance pala niya guys ay 150 mm, which is kinda parang sedan lang, no? Parang medyo babibitin ka dyan kapag ka sa isang crossover. So kapag ka medyo mataas ang tubig, mag-aalangan ka talagang idaan siya. So yun, yun lang guys, no? Keep in mind that. Tapos sa kanyang brake system, disc brake siya all the way, no? Apat na gulong, ventilated yung front, yung rear ay regular disc brake. No, yung kanyang tires guys ay 17 inches yung kanyang wheels, wrapped with 215/50 na gulong. So medyo low profile siya, which is I think isa yun sa nagko-contribute kung bakit mababa yung ground clearance niya. So for me, parang ano siya, no, ang laki pa ng gap eh. Sana pwede pa siya, ano, no, sa sana MG, pwede pa siyang gawin sana at least 55 or 60 series na tires para kahit papaano lumit yung gap at makatulong din sa pagtaas ng ground clearance niya. So yun yung napansin ko sa kanya guys, ano, sa side profile niya. Okay, so pag-usapan naman natin guys yung kanyang rear end, no. Makikita niyo sa kanya, medyo maraming nakalagay sa kanyang rear, no. Pero kahit maraming mga materials yung makikita mo sa kanyang rear guys, nagko-complement naman siya all throughout sa ganda ng likod. Magsimula tayo sa taas. Makikita niyo yung kanyang spoiler, hindi masyadong mataas, no. Meron din siyang LED na top mounted na third brake lights. Meron din siyang rear defogger at meron din siyang rear wipers, which is very good, ano? Napakaganda ng visibility mo kapag kagabi. Kaya binigay talaga ng MG lahat yan sa kanyang likuran. Yung kanyang tail light guys, lahat yan halogen affair, signal light, reverse light, tsaka yung kanyang brake lights, tail lamp, lahat yan halogen. Sa kanyang baba makikita mo yung kanyang parking sensors na tatlo lang, which is kind of weird. Usually apat yan, pero it is what it is. Reverse camera niya nasa baba, no, unlike sa mga common nasa lalim ng emblem. Tapos sa baba guys, meron siyang four skid plates na merong chrome, gray at saka black accent, ano? So halo-halo pero nagko-complement. So paano mo ba mabubuksan yung likod niya guys, no? Ito medyo tricky sa kanya. Kailangan mo i-push yung kanyang MG na emblem. Yun yung pinaka door opener mo sa likod. So yan, no, pindutin mo, then iaangat mo na siya. So pagbukas mo sa kanya guys, bubungad sa iyo ang around 300 to 400 liters of cargo space. Pretty much enough para ka nakasedan na mas malaki ng konti. Meron siyang built-in tonneau cover na removable. At itong lip pala ng kanyang trunk guys, adjustable yan. So tumataas, pwede mo itaas pagka maglalagay ka ng cargo na mabigat, na makakatulong sa iyan. So kita nyo naman, no, may mga gamit plus iba pang items, kasyang-kasya naman. Decent amount para sa isang crossover na kagaya nito. So yun lang yung makikita natin sa likod niya guys. Okay, dito sa first row niya guys sa loob, una ko napansin sa kanya yung kanyang dashboard, punong-puno ng iba't ibang klase ng materials, no. Merong mga silver accent, may mga chrome, may mga ano pa nga, yung carbon fiber type. Pero yung kanyang dashboard guys, overall gawa siya sa plastic, no. Walang leather dyan, mga fake stitches lang yan. Pero kahit plastic siya guys, you know, may soft touch ng plastic. Hindi siya yung hard plastic kagaya na makikita natin sa mga murang sasakyan. So kudos sa MG for putting that. At nakuha mo pa rin yung kahit ganito yung presyo niya, no. Sa bandang dulo yung kanyang aircon vent sa magkabilang side, bilog. Pero sa gitna medyo rectangular yung kanyang shape. Sa bandang baba niyan makikita mo yung kanyang 8 inches AVN, no, display. Meron niyang Bluetooth, FM, AM, no, auxiliary, at meron din siyang Apple CarPlay na wired pero hindi wireless. Pero nung wala siyang Android Auto kahit wired. So which is weird, no, nagulat din ako. Kala ko meron na rin siyang Android Auto pero wala, no. So sorry na lang sa mga Android users diyan, wala siyang Android Auto. Meron siyang ano diyan, no, carbon fiber accent, fake carbon fiber accent. Tapos nandito yung kanyang audio controls, multimedia controls, nandyan. Volume knob is knob talaga, which is good. So hindi ka mahirapan. Although meron naman sa steering wheel. Sa bandang baba, makikita mo yung inyong aircon controls, no? Ang isa pang weird sa kanya guys, sa kanyang aircon controls, pag pinihit mo yan, wala kang makikitang indicator dito, no? Saan mo makikita indicator? Yan, dyan, sa iyong AVN. So paano kapag nasira AVN mo, wala ka ng indicator. So sana naglagay ng konti, may space pa naman dito, no, MG. Sa bandang baba pa niyan, meron siyang storage dyan na maliit. Kasi yung mga phone natin, medyo malaking phone, kasi naman, walang problem. Nandiyan yung kanyang 12-volt socket at saka USB port for Apple CarPlay at saka USB port for charging. So di mo na kailangan bumili ng USB to 12-volt socket na adapter, meron na dyan. Gear shifter niya guys, meron siyang piano black accent dito na konti, which is okay lang kasi di naman ito masyadong hawakin,
Okay, kaya hindi siya masyadong fingerprint magnet. Gear shifter niya okay hawakan, leather yung ano, material. Meron siya ritong dalawang cup holders na kasya yung mga typical na bottle natin, mga Aqua Plus ka, diba pa? Yung seats pala niya, guys, ito. Saan sa mga napansin ko sa kanya, ang ganda kasi ano, may bolstering. No, talagang hahawakan ka maigi kahit medyo high speed yung takbo mo, makikip ka niya in place. Dito naman tayo sa bandang taas, guys. Makikita niyo rito, yan. Yung kanyang switch para sa kanyang sunroof, no? Nabubuksan niya na yan, no? Sunroof niya. Pati yung pinaka-actual na window, nabubuksan talaga siya. So, nandiyan din yung switch mo for lights. So, dito naman tayo, guys, sa ating ano, steering wheel. No, ang ganda ng steering wheel niya kasi kahit ganito yung pricing niya, guys. Sa ibang brand, ano lang yan, polyurethane. Pero to leather. No, leather yung steering wheel niya. Tsaka may mga accent, hindi lang basta plain leather, no? May mga accent. Kaya masarap siya hawakan. 3-spoke siya, flat bottom, no? Which is good. Sa left side, merong audio controls dyan. Sa right side, nandyan yung trip computer controls mo. No? Makikita mo dyan mamaya. So, sa gitna, may malaking MG logo, tsaka busina. Sa left side niya, guys, nandyan yung kanyang signal light at tsaka yung kanyang headlight controls. Nandyan naman sa bandang baba yung cruise control. Sa kanan, yung kanyang wiper controls, no? May kakaiba din sa kanyang wiper control, guys, no? Di ba typical wiper natin, pababa sa mga sasakyan. Sa kanya, guys, paangat. Pag gusto mo i-activate yung wiper mo, paangat yan, no? Paangat. Pag pababa, yung mga single lang, yan, no? Single. So, baliktad, no? Yun lang, napansin ko sa kanya, no? Okay, dito tayo sa, ano, kanyang panel gauge, guys. Meron yan dalawang malaking bilog. Sa kaliwa, yung kanyang speedometer. Sa kanan, yung kanyang tachometer. Sa gitna, meron siyang trip computer na maliit dyan na hindi colored. No, nandyan yung gear level mo, gear shifter mo, indicator. Nandyan din yung fuel gauge mo, odometer, at iba pang information, pati yung fuel consumption at range. Pakikita mo lahat yan dyan, guys. So, kompleto sa information. Dito sa bandang left side, makikita mo yung controls para sa yung side mirror at pati yung control para sa yung headlight to. So, na-adjust mo yung headlight niya, yung taas o kaya yung baba. Ito pang weird na napansin ko sa kanya, guys. Sa kanyang driver side, sa kanya lang merong dito, lock and unlock button ng ano, doors. Wala yan sa ibang pinto. Which is weird, ano? Kasi kapag ka nasa likod ka, tapos nakalock yung doors, kailangan mong humingi ng permiso sa driver para i-unlock yung door para sa'yo, para makababa ka. Sa front passenger, okay lang. Nag-unlock siya kusa once na binuksan mo. Pero sa likod, hindi. Pwedeng for safety yun dahil ginawa ng ano, kaya ginawa ng MG. Pero ano rin, medyo hassle din yun, lalo na kapag ka nagmamadali ka. So yun lang, ano, pinapansin ko sa kanya dito sa harapan niya, guys. Okay, guys, no, dito naman tayo sa second row ng MG ZS Alpha. No, wala masyadong toys back here. No, wala masyado, yun lang, mga pocket lang sa likod ng upuan, walang aircon vent, no. May maliit lang na lagayan doon. Pero kahit wala siyang masyadong toys, bawing-bawi ka saan? Sa legroom, you know, ang luwag ng legroom, guys, yan, no. Ganyang kalaki. Given na 5'6 ako, naka-adjust yung driving position ko yan, pero luwag pa rin. Komportableng komportable ka. Bukod dyan, yung headroom, maluwag din. Mga ganyan pa yung headroom ko. No? Kaya komportableng komportable. Eto pa. Meron pang moonroof. No, usually, pag may moonroof, yung sakyan sa harapan lang eh. Pero ito, sa case nito, binigay talaga ng MG yung gandito sa passenger. Kaya komportableng komportable ka, makita mo yung stars, no, sa gabi, no, may liwanag na pumapasok. Hindi pa dyan nagtatapos. Yung kanyang seat, napakagandang upuan lang. Ganda ng pagka-leather. Tapos may bolstering din, kahit pasahero, no, di ba? Usually, mga may bolstering lang sa harapan eh. Pero ito, meron dito sa likod na bolstering, kaya komportableng komportable ka. Yun nga lang, kung tatlo kayo rito, medyo mahirapan kasi yung pangatlo, matras yung tunnel sa gitna. Pero kung dalawa lang kayo, komportable kayong makakaupo dito. Yung kanyang armrest, medyo leather din ng konti. Tapos, okay naman, maganda tingnan. At yung ample amount ng window, meron din tayo. Kaya hindi siya, ano, hindi ka mahihirapan tumingin sa labas. May bottle holders dito sa gilid ng pinto, pero maliit lang. Hindi kakasya lahat ng klase ng bottles natin. Pero acceptable naman. So yun lang, ano, guys, yung napansin ko dito sa second row seat niya. Okay, guys, pag-usapan natin yung driving performance ng MG ZS Alpha, no. Una ko mapapansin sa kanya kapag dinadrive mo siya, when it comes sa engine, yan, no, medyo okay naman, ano. Dahil 1.5 liter engine siya, guys, at non-turbo, no.
talagang kahit mataas yung horsepower niya sa mga kakompetensya niya, ramdam mo pa rin talaga na mabigat yung kaha niya para sa kanyang engine. Kaya medyo nahihirapan siyang ma-reach yung speed na gusto mo, no? Agad-agad. It takes some time. Pero once na na-reach naman niya, ayun na gusto ko sa kanya, madali na niyang ma-maintain. Yung halimbawa, 100 kilometers per hour. O kaya yung 80 kilometers per hour sa expressway, no? Madali niya nang ma-maintain yun. Ayun naman ang kagandahan sa kanya. Pero pa full stop, no? At gusto mo agad marating yung 100 kilometers per hour, it will take some time. Kasi nga, yun nga, yung engine niya is 1.5 liters, medyo maliit para sa kanyang katawan. Parang same case sa Toyota Rush, parang ganun na ganun ang case niya, guys, when it comes sa engine performance. Pero isa sa napansin ko sa kanya, guys, naman, when it comes naman sa transmission, bagaman ito ay ano, 4-speed automatic, traditional automatic, hindi siya CVT. Pero very responsive naman yung transmission niya, no? Ayun, no? Pag nagsishift siya ng gear, very smooth, hindi mo ramdam yung shifting niya. Para ka rin naka-CVT. No, meron din siya rito ng ano, sports mode, guys, no. Pag nilagay mo sa sports, magkakaroon ng konting aggression yung transmission, eh, no. Nararamdaman mo. Ayun. Medyo na-feel mo na medyo bumibilis siya, lumalakas ng konti kapag nilagay mo sa S yung transmission niya. So yun, pwede yun kung nagmamadali ka talagang ma-achieve yung desired speed mo. Pero D, okay na. So overall sa transmission niya, very very smooth yung napansin ko sa kanya, no? Ngayon naman, pag-usapan natin yung kanyang suspension. Isa sa kanina pa ako nagtutuwa dito, guys, yung kanyang suspension, ano? Na kapag maneho na tayo ng iba pa mga crossover, pero masasabi ko na good job ang ginawa ng MG sa suspension nito. Bagaman torsion beam ito, ang torsion beam sa likod, hindi siya sobrang kilala sa pagiging komportable na suspension. No, pero nagawa pa rin niya. No? Iba pa rin kasi yung leaf spring, eh. Pero kahit torsion beam yung likod niya, McPherson strut yung harapan niya, no, yun, no, na ano niya yung mga bumps, na-absorb niyang mabuti, very very soft. Hindi sasakit yung katawan mo, kahit may mga malalaking lubak, no? Okay naman. Pero hindi naman to the point na talagang wala ka na mararamdaman, no? May mararamdaman ka pa rin mga lubak. Pero overall, no, overall, ayos na ayos pa rin siya, no? Yun yung napansin ko sa kanya. Talagang pang crossover talaga yung kanyang suspension, guys. Kaya very good, no, MG sa paglalagay ng napakagandang suspension system, no, sa MG ZS Alpha. Ngayon, pag-usapan din natin yung brakes niya. O yun, malakas, no? Dahil nga, four-wheel disc brake ito, guys. No, kaya talagang, ano, maaasahan mo, ang lakas talaga ng preno niya. No, kagaya nito, maulan, no? Madulas yung kalsada, expect mo malakas yung preno niya. Ganun yung pakiramdam kapag gagamit mo tong sasakyan na to. Field of view, ayos naman. From sedan to crossover, madali mag-adjust, no? Para ka lang nakasedan din kasi hindi naman sobrang haba niya. Ayos na ayos yun. NVH, sakto lang. Hindi siya sobrang maingay. Hindi rin siya sobrang tahimik, no? Medyo naririnig mo pa rin yung road noise at saka tire noise, lalo na pag medyo mabilis yung takbo mo. Nagki-cripple in pa rin sa kanya. Pero, no, yung engine noise hindi masyado. Tahimik, no? Tahimik. Kahit kanina, no, mga 3,000 RPM na yung engine natin, ano pa rin, eh? Ano pa rin siya? Tahimik pa rin. No, kaya napansin ko yung NVH niya okay naman kahit papano sa engine side. Pero yun nga, yung tire at saka road noise, rinig mo pa rin. Kasi din sa nagustuhan ko sa kanya, guys, yung bolstering, no? Kapag nagko-cornering tayo kanina, kahit medyo mabilis yung takbo mo, no, in place yung driver, pati yung passenger, kasi parang may bolstering, eh, yung mga upuan. Kahit yung upuan sa likod, no, meron pa ring bolstering din sa passenger. Kaya talagang safe na safe ka kahit may nagmamaneuver ka sa mga sharp corners. Kayang-kaya ng sasakyan na to. So, ayun, ano, kudos din sa MG sa paglalagay nun sa ganitong price range ng sasakyan. Aircon, okay naman. Unlike dun sa RX 5 Alpha na nireview natin last time, no, medyo mahina aircon nun. Pero ito, okay naman. Satisfied tayo sa aircon niya. To. Tapos yung steering pala, no? Steering niya, guys, dahil electric power steering to, asahan natin malambot siya pag nagmamaneuver. Tsaka napansin ko sa kanya, kahit ano lang, no, kahit konting ikot lang, siguro mga dalawang ikot lang, sagad na siya na ililiko muna agad yung sasakyan. So, okay yun, ano? Konting ikot lang gagawin mo, hindi ka mapapagod mag-ikot ng manibela. Tapos kapag medyo mabilis yung takbo mo, no, may ano siya, nag-i-stiffen na for safety purposes natin, guys.
Tapos isa din napansin ko sa kanya guys pala, kapag paangat, di ba may heel start assist to. Kahit may heel start assist siya, may konting umaatras pa rin eh. So ingat lang kayo ha, kapag very sharp yung ano, incline ng aakitin ninyo. So huwag kayo basta-basta magbitaw ng preno, kailangan ready na yung paa nyo sa accelerator pedal. Yun lang, yun napansin ko sa kanya. Fuel consumption pala, let's talk about it. Napansin ko rito sa trip computer niya na kanina highway driving kami, around 100-110 kilometers per hour yung speed naglalaro. Napansin namin na ang fuel consumption niya rito ay around 14 kilometers per liter, which is acceptable, ano? Given nga na mabigat to para sa kanyang engine, acceptable yon na fuel consumption numbers. Sa city, makakakuha ka rito ng 8 to 9 kilometers per liter, depende sa traffic. Pero okay pa rin yun, no? Given nga na power to weight ratio niya, mabigat siya. Pero acceptable, decent na yun, ano? So, syempre di naman tayo mag-expect na parang mga Mirage to, kaya Wigo sa katipiran, hindi siya ganung level guys. Pero yung ganung numbers, more than enough na yun para sa akin sa fuel consumption. So yun lang ano guys, yung napansin natin sa while driving this MG ZS Alpha. So doon tayo sa next part ng video. So yun guys, nakita natin yung mga pwede natin makita, no? Pag-usapan muna natin yung pricing ng sasakyan na ito. So sa second hand market, nang tingin ako sa marketplace, sa carousel, makakakuha ka ng 2021 model na MG ZS Alpha around 600,000 to 700,000, depende sa condition. So yun yung price range niya. So kung nag-iisip ka ng ganitong model, eksakto, yun yung price range niya. Kung gusto mo naman brand new 2023 model na hindi naman masyadong nabago, no, almost ganito pa rin siya yung makukuha mo, medyo nagtaas na siya ng presyo, 1.1 million. So tingin mo, sulit ba yung price niya, either brand new or second hand? So comment down below guys. Okay, so ngayon alam na natin yung pricing niya, no? Pero kamusta? Ano ba yung nagustuhan ko sa sasakyan na to? Unang-una nagustuhan ko sa kanya guys, yung dami ng mga tech features na nasa kanya. No, marami siyang safety features, marami din siyang tech features para sa price niya. Kumbaga, sulit na sulit yung ibabayad mo sa sasakyan na ito. No, yun yung una ko napansin sa kanya. Very good yun. No? Gustuhan ko rin yung suspension niya. No, napakaganda. No, napakaganda ng suspension niya. Approve sa akin yun guys. At isa pang napansin ko sa kanya, no, comfort. Napaka-komportable niyang imaneho. Hindi siya nakakapagod kahit i-long drive mo kasi may cruise control. At ganoon din yung upuan niya, may bolstering. At yung ano, parang alagang-alaga din yung driver kapag ginagamit mo yung sasakyan na to. Pero syempre, walang perfectong sasakyan. Meron pa rin tayong mga kailangan pang i-improve. Unang-una, Android Auto. Sana kahit wired Android Auto meron, ano? Kasi kawawa naman yung mga kaibigan natin na naka-Android ang phone, ano? So, sana MG, lagyan natin next time, no? Ng Android Auto. Wag lang Apple CarPlay, no? Kasi meron din mga naka-Android. Isa pa na gusto ko sanang improve nila, kahit sana hindi turbo, no? Dagdagan na ng konti yung engine, going 1.6, 1.8. Medyo acceptable na yun, ano guys. So, yun yung napansin ko rin na kailangan pa nila i-prove. Pero syempre, no, dahil sa pricing, no, kailangan din nila kontrolin yung mga features. Which is naunawaan naman yun. Naunawaan ko naman yun, MG. No, pero dahil nga tumataas na rin yung brand new price niya, iangat na rin natin. No, kasi yung Ford Territory, nasa 1.3, 1.4 million, turbo na yun. No, satisfied ka na rin sa mga tech features. Pero yun, ano, overall, yun lang naman yung mga minor na hindi ko nagustuhan dito sa MG ZS Alpha. No, medyo nitpicking na nga lang yung iba ron. So yun lang guys, no, sa part na to. Okay, so napag-usapan na natin lahat ng pwedeng pag-usapan dito sa MG ZS Alpha guys, na 2021 model. Kamusta? Ito na ba yung susunod na crossover para sa'yo? Sulit ba yung presyo niya para sa makukuha mo sa kanya? So comment down below lang guys. So kung nakatulong sa'yo yung video na to para pumili ng susunod mong crossover, o kung nagbabalakang bilhin yung sasakyan na to at nakatulong yung video natin, please hit that like button naman guys. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!